Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Awi. Taong 1978, Aguilar, Pangasinan. Itong mga panahong ito, nakatira sa paanan ng bundok ang pamilya ni Awi. Nasa edad 14 anyos pa siya noon at kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya. May dugong katutubo ang pamilya nila, kaya na may mas komportable silang manirahan sa mga paanan ng bundok. Hindi rin mahalaga para kay Awi ang layo ng kanyang maaaring lakarin patungo sa eskwela, lalo pat sanay na din siya. Maaga pa lamang noon naghahanda na siya at bago pumutok ang bukang liwayway, kasalukuyan na niyang binabagtas ang daan patungong bayan. Pagaman nag-iisa siya kung maglakad patungo sa paaralan, hindi naman gaanong nababahala ang kanyang mga magulang. Bukod kasi sa matagal niya na yung ginagawa, kilala na nila ng husto ang pag-uugali ni Awi. Sa kanilang magkakapatid, siya noon ang pinakatuso. Tipong sa lahat ng pagkakataon, hindi siya nagpapadalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Kapag alam niyang mapanganib ang isang lugar, mas pipiliin niyang umuwi kesa mga has na pasukin ito. Ang ugali niyang yon ang siya namang naging daan para tuluyan siyang pagkatiwalaan ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang taong kanyang pag-aaral, naging maayos naman ang lahat. Kalimitan sa mga sakit na dumarapo noon sa kanya ay purong mga panggagambala ng mga engkanto. Madali naman yung nalulunasan ng kanyang ama, gawa ng nagtatangan din ito ng lihim na karunungan. Dahil sa ganun nilang estado, kung kaya't hindi na siya nababahala sa mga kakaibang nilalang na kanyang makikita sa daan. Anya, sa lahat ng kanyang mga kaklase, siya pa lamang ang bukod-tanging nakaranas ng ganoong bagay. Siya lang din ang naniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang, gawa ng karamihan sa kanyang mga kaibigan, walang kakayahang makasilay ng ganon. Sa murang edad ni Awi, hindi niya maipagkakaila na nagawa na niyang mapamulat ang kanyang ikatlong mata. Mismo ang ama niya ang nagkumpirma ng tungkol dito, kung kaya't hindi rin niya yon basta-bastang maitatanggi. 2 linggo bago sumapit ang bakasyon nila sa eskwela, napakarami nila noong pinagkakaabalahang gawin. Sa sobrang pagkaabala ni Awi, gabi na siya kung nakakauwi sa kanilang tahanan. Mariin naman siyang pinaalalahanan ng kanyang ama ukol dito, lalo pat naniniwala ito na hindi ligtas ang daan patungo sa kanilang bahay kapag sumasapit ang gabi. Subalit sa kabila ng mga babalang kanyang naririnig, hindi niya pa rin yun pinagtutuunan ng pansin. Bilang bata, ang tanging pinaniniwalaan lang noon ni Awi ay ang kanyang sariling kutob. Madalas man siyang makinig sa ama niya noon, pero karamihan sa mga pananakot nito sa kanya ay paulit-ulit niyang ipinagsasawalang bahala. Iniiwasan niya ring makinig dito tuwing nagkukwento yon ng tungkol sa mga aswang, nang sa gayoy hindi niya matakot ang kanyang sarili. Subalit, sa pagsapit ng gabi ng Martes ng unang linggo bago magbakasyon, merong inilahad ang kanyang ama sa kanila ukol sa nilalang na nabalitaan itong gumagala sa bundok. Ayon dito, iwasan nilang umuwi ng disoras, lalo pat masyado nang mapanganib ang panahon. Naniniwala rin ito na hindi malabong maligaw sa kanilang lugar ang nilalang na yon, sa kadahilan ng malapit lang doon ang bahay na kanilang tinitirhan. Mariin ding inilahad ng kanyang ama na hindi basta-basta ang nilalang na nagpapagala-gala. Dagdag pa nito na, ayon sa mga nakausap niya, isa yung uri ng aswang na hindi pa natutukoy ang uring pinagmula nito. Basta ang alam nila,
kumakain yun ng bata maging karne ng mga matatanda. Matapos naman itong marinig ni Awi, agad naman siyang tumayo habang nananatiling walang imik. Nang akma na siyang aalis sa kanilang hapagkainan, bigla naman siyang pinigilan ng kanyang ama habang nagwiwika ito sa kanya ng, "Ikaw, Awi, kapag may sinasabi ako, palagi ka nalang ganyan. Talaga bang ayaw mong makinig? Paano kung ikaw makakita nito? Ano ang gagawin mo? Mananalangin na sana sumunod ka sa payo ko. Tandaan mo, anak, hindi sa lahat ng oras may puwang ang pangalawang pagkakataon para sa isang pagkakamali. Mas mainam na maniwala ka kaysa maniwala ka kung huli na." Nang marinig naman ni Awi ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang gagawin. Pagbalik niya sa kanyang upuan, pilit pa siyang nakipagsagutan sa kanyang ama, subalit hindi naglaon, wala din naman siyang nagawa. Sa kanyang pagsasagot pa noon, muntik-muntik pa siya nitong madisiplina buhat sa katigasan ng ulo niya. Makalipas ang gabing yon, nagbago ang patakaran sa kanilang tahanan. Hindi na sila maaaring abutan ng alas 5 sa daan, kaya dapat alas 4 pa lang, papauwi na sila. Ang sinumang lumabag sa batas na yon, paluluho rin sa asin ng isang oras. Dahil sa patakarang ipinagpipilitan ng kanyang ama, wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Dalawang araw lang noon ang lumipas, patuloy namang sinusunod ni Awi ang batas na yon upang hindi siya nito makastigo. Subalit, sa patuloy na paglipas ng araw, tila bang unti-unti na niyang nakakalimutan ang tungkol dito. Sa pagsapit ng Biyernes noong linggong yon, nagkayayaan silang magkaklase na mamasyal. Kampante naman doong sumama si Awi gawa ng wala naman silang klase sa kanilang panghuling paksa. Habang nagkakatuwaan ang kanilang grupo, hindi na nila namalayan na malayo na pala ang kanilang narating. Nang mapansin ni Awi na ilang kilometro na ang layo nila sa sentro ng bayan, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kamag-aral tungkol dito. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ang mga ito habang nagbibiro ang isa dito ng, "Huwag kang mag-alala, Awi. Wala namang pasok bukas eh. Tsaka kung maabutan ka ng gabi, pwede ka namang makitulog sa amin. Ano, pumayag ka na. Minsan lang naman to eh." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit naman siya doong tumutol, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang magiging kahihinatnan ng gagawin niyang yon. Ayon sa kanya, hindi yon ikatutuwa ng kanyang ama dahil sa hindi siya roon nagpaalam. May posibilidad din na hanapin siya nito sa paglalim ng gabi kapag hindi siya nakauwi. Dagdag pa ni Awi na sa ayaw at sa gusto ng kanyang mga kaklase, uuwi siya pabalik ng bahay nila. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang mga ito, kundi samahan siyang bumalik sa sentro. Habang binabagtas nila ang daan, hindi nila maipagkakaila na malapit nang sumapit ang takip silim. Medyo nag-aalala na rin siya noon kahit papaano, gawa nang bumalik na naman sa kanyang isipan ang tungkol sa batas na ipinatupad ng kanilang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na naghiwa-hiwalay ang kanilang grupo. Sa pagbagtas ni Awi ng daan pabalik sa kanilang bahay, medyo binilis-bilisan na niya ang kanyang paglalakad. Nang marating niya ang unang ilog na kanyang tatawirin, agad naman niya yung tinahak at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtakbo pabalik sa bahay nila. Kahit hindi niya na noon gaanong makita ang kanyang dinaraanan, nagpatuloy na lamang siya hanggang sa hindi naglaon, nakita na niya ang bahay nila. Pagsilay niya sa kanyang amang naghihintay sa labas,
Hindi naman niya mawari ang nararamdaman niyang kaba, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kahahantungan ng ginawa niyang yun. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang marinig niya yung sumigaw sa kanya ng... Takbo na! Huwag kang lilingon sa likod mo! Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung sinunod sa kadahilan ng may narinig siyang kakaibang pag-angil sa kanyang likurang bahagi. Nang makapasok na siya sa loob ng kanilang bakuran, doon niya nasilayan ang isang dambuhalang aso na tumakbo papalayo. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa kanyang ama, may itinuro yon sa isang burol na siya namang dali-dali niyang sinipat. Pagsilay niya sa lugar na tinuturo nito, doon niya nakita ang isang tao na animoy nagmamanman sa pamamahay nila. Hindi ka pa rin ba maniniwala, Awi? Ang nilalang na yan, ang sinasabi ng mga kakilala ko. Huwag mong alalahanin yung asong bumuntot sa'yo kanina. Hindi yun kaaway. Pinaghintay ko yun sa labas ng bayan para samahan ka umuwi. Pasok na. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo ngayon. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Awi ang sinabi nito, doon pa lamang siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Sa kabila ng pagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon ng kanyang ama, hindi niya pa rin gaanong naiiwasan na umuwi ng takip silim. Pagsapit kasi ng panghuling linggo, mas lalong dumami ang kanilang ginagawa sa paaralan na siya namang naging dahilan para hindi siya basta-bastang makauwi ng maaga. Ipinaliwanag naman niya yon sa kanyang mga magulang pero ang tanging naging sagot lang nito, gumawa siya ng paraan. Nang mapagtanto naman ang kanyang ama na malabo itong sundi ni Awi, kung kaya't nagdesisyon yung sunduin na lamang siya sa eskwela. Pagtungtong ng hapon ng Miyerkules, nagulat na lamang siya nang bumungad sa labas ng paaralan nila ang kanyang ama. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang kanilang ginagawa sa paaralan. Maayos na ipinaliwanag naman ni Awi ang tungkol dito, kung kaya't hindi naman nagalit sa kanila ang kanilang padre de pamilya. Bago sila makalabas ng sentro, ipinaliwanag naman ito sa kanya kung bakit siya nito sinundo. Ayon sa kanyang ama, alas tres pa lamang ng hapon noong araw na yon, nasipat na niya ang babaeng nagpapagala-gala sa bukid. Bagaman hindi ito nakakalapit sa kanilang tahanan, paikot-ikot naman yon sa mga talahiban, maging sa mga masusukal na daan. Inaasahan ng kanyang amang naghahanap yon ng pagkain, kung kaya't para mailayo siya sa panganib, nagdesisyon yung sunduin siya. Dagdag pa nito na, kinakailangan nilang maghanda, gawa ng mataas ang posibilidad na bantayan sila ng nilalang na yon. Sa puntong narinig ni Awi ang tungkol dito, doon niya naramdaman ang panganib na ni minsan hindi niya naunawaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat gawa ng kahit papaano walang tumambang sa kanila. Yung dambuhalang asong sumunod sa kanya noon, kasakasama din nila alinsunod sa utos dito ng kanyang ama. Ayon kay Awi, wala siyang ideya kung ano ang nilalang na yon dahil ni minsan hindi ito inilahad ng kanyang ama sa kanya. Ang palagi lang nitong sinasabi tungkol sa aso, isa yung uri ng engkantong matagal na nitong kaibigan. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang kanilang bahay na wala namang nangyayaring masama sa kanila. Pagpasok nila sa loob, doon pa lamang nakaramdam ng kapanatagan itong si Awi, gawa ng alam niyang ligtas na sila doon. Inakala niya ring maaaring nakalayo na ang nilalang na yon sa kanilang lugar, pero pagtungtong ng alas 9 ng gabi, bigla silang nabulabog matapos silang makarinig ng malalakas na pagkatok sa pinto habang sinasabayan niyo ng paghingi ng tulong ng isang babae.
pagsilay ng kanyang ama sa labas ng kanilang bahay, nasipat nito ang babaeng naliligo na sa dugo at sa likuran nitong bahagi, naroon ang isang nilalang na hubot-hubad na katuwad kong maglakad, dahan-dahan ditong lumalapit. Bago pa man ito tuluyang malapitan ang babaeng yon, agad namang binuksan ng kanyang ama ang pinto, sabay hila dito papaloob. Pagsarado nito ng kanilang tahanan, doon na nila tuluyang namukaan ang babae. Kung hindi sila nagkakamali, yon ang asawa ng lalaking nagbigay sa kanya ng abiso ukol sa nilalang na gumagala sa kanilang lugar. Ayon dito, kaya ito napadpad sa lugar na yon. Gawa ng yon ang sinabi ng asawa nito bago yun magpaiwan para pigilan ang nilalang na humahabol sa kanila. Dagdag pa nito na ilang araw na sila nitong ginagambala kahit hindi naman siya nagdadalang tao. Pakiramdam nga ng mga ito, maaaring may galit sa kanila ang nilalang na yon, kaya pilit sila nitong pinapaslang. Pagtatapat pa ng babae sa kanyang ama, wala na yung ideya kung buhay pa ba ang mister niya. Matapos naman nilang marinig ang salaysay ng babae, agad naman nila yung tinulungan. Nang malapatan na ng paunang lunas ang lahat ng sugat nito, muli nilang pinagmasdan ang labas ng kanilang bahay kung saan doon nila nasilayan ang nilalang na kanina pang paikot-ikot sa kanilang lugar. Sa estado nito, ramdam ng kanyang ama na hindi yun aalis hanggat hindi nito nakukuha ang pakay nito. Upang makaiwas sa panganib, napagpasyahan nilang palipasin na muna ang gabing yon. Akala nila magiging epektibo ang kanilang pag-iwas pero mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. 5 araw pa noon ang lumipas, halos naging kulungan na nila ang kanilang mismong tahanan. Tuwing sumasapit kasi noon ang 2:00 ng hapon, nasisipat na nila ang nilalang na yon na nagmamasid sa paligid. Bagaman nakakaya pa nilang pagtiisa ng mga ginagawa nito, hindi nila maipagkakaila na labis na nitong naaapektuhan ang kanilang hanap buhay. Mas lalo ring nakakaramdam ng pag-aalala ang mga magulang nila noong dapuan ng sakit ang isa sa mga kapatid niya. Dahil sa mga nangyari, wala nang nagawa ang kanilang padre de pamilya kundi ang makipagbuno sa nilalang na yon. Pagtungtong ng 6 na araw, binuhos nito ang kanyang maghapon kakadasal. Nagtaas na rin yon ng bakod at puder sa katawan at walang sawa nitong hinasa ang kanyang karit na kalimitan niyang ginagamit sa pag-aani ng palay. Sa kanilang tahanan kasi noon, tanging ang karit lamang ng kanyang ama ang merong hindi masukat na talim. Dumaan lang ito sa balat mo, hindi mo mamamalayang nasugatan ka na pala. Sa pagsapit ng takip silim, maigi na itong naghahanda sa gagawin nitong plano. Nakabuntot lang din dito si Awi, gawa nang siya ang magsasarado ng pinto sa oras na buksan na yon ng kanyang ama. Habang naghihintay ito ng tamang pagkakataon, inilahad nito sa kanya na kapag sumigaw yung buksan ng pinto, huwag siyang mag-aatubiling sundin ito. Dagdag pa nito sa kanya, pakiramdaman niya ang kanyang mga kapatid upang hindi yon gumawa ng mga bagay-bagay na hindi naman nila inaasahan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yon kay Awi, agad naman itong binuksan ng pinto. Paglabas nito, buong puwersa naman itong sinugod ang nilalang na yon na siya namang naging sanhi upang salubungin din siya nito. Sa isang iglap, nagbuno ang dalawa sa labas ng kanilang bahay kung saan kitang-kita niya mismo ang ginawa ng kanyang ama sa nilalang na yon. Habang pilit itong inuundayan ang saksak ng kanilang padre de pamilya, panay naman ang ginagawang pag-iwas ng nilalang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong sunggaba ng kanyang ama sabay sakal sa leeg nito. Dahil sa liwanag ng buwan na nangingibabaw sa buong kalupaan,
saksing buhay si Awi kung papaano bumaon ang kuko ng nilalang na yon sa balat ng kanyang ama. Sa puntong yon, nais niya na sana itong tulungan pero walang lakas ang kanyang mga paa na gumawa kahit isang hakbang. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nakahinga naman sila noon ng maluwag matapos nilang masilayan na nakawala na ito mula sa mga kamay ng nilalang. Nang makatayo na ito, pilit naman itong pinagtatataga ang nilalang na yon, pero hindi yun sapat upang magawa nitong masabayan ang napakaliksin itong pangangatawan. Maya-maya pa, nang magkaroon naman ng pagkakataon ng kanyang ama, agad naman itong tinawag ang kaibigan nitong Engkanto na pasimpleng nagmamasid di kalayuan sa pinaglalabanan nila. Pagsunggab nito sa nilalang na yon, agad naman niya yung inundayan ng saksak sa bewang at kasabay nito ang buong puwersa niya ritong pagtadyak papalayo. Dahil sa kanyang ginawa, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo habang patuloy itong nag-aangil. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, paika-ika namang naglalakad ang kanilang ama pabalik sa bahay nila. Noong una, inakala nilang tapos na ang kalbaryo ng nilalang na yon, pero nagkamali sila. Gawa nang ilang araw lamang ang lumipas matapos ang mga pangyayari, napansin nila ang labis na pangangayayat ng babaeng kanilang tinulungan. Sa dalawang araw na dumaan, nakakatayo pa ito. Pero pagtungtong ng ikatlong araw, para na yung lantang kulay. Tinubuan na rin yon ng mga kakaibang butlig sa katawan at iilang mga bukol sa mga masiselang parte nito. Ang labis pa nila noong ikinagulat, tuwing hapon lumulobo ang tiyan nito kahit wala naman yung kinakain. Dala ng kanilang pag-aalala, sinubukan yung patingnan nila Awi sa mga albularyo, pero kahit ang mga ito, walang makitang pinagmumula ng sakit ng babae. Ayon sa haka-haka ng mga matatandang kanilang nakausap, maaaring isa yung uri ng kulam na tanging mga aswang lamang ang nakakagamit. Buong buhay kasi ng mga albularyong yon, wala pang kulam na dumaan sa kanila ang hindi nakikita ng tawas. Dagdag pa ng mga ito na, kahit subukan nila yung gamutin ng mga langis na kadalasan nilang ginagamit sa kulam, wala rin yung maitutulong. Kapag naging bulag ang kakayahan nilang magtawas, magiging bulag din ang mga pangontrang ipapainom nila rito. Naniniwala rin ng mga ito na ang ganoong kalakas na aral ay paniguradong may maidudulot ding masama sa katawan ng nilalang na gumawa nito. Nang marinig naman ang kanyang ama ang sinabi ng mga albularyo, napagpasyahan nilang ibalik na muna sa kanilang bahay ang babae pansamantala. Bago nila nilisan ang tahanan ng pangatlong albularyong kanilang pinatingnan, napag-alaman nilang tadhana na lamang ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa babae. Tatagan niyo ang inyong pagdarasal. Kapag hindi pa kagustuhan ng Panginoon na siya ay pabalikin sa piling nito, malalagpasan niya ang pagsubok na yan. Pero kapag nakatadhana nang dyan siya mamamatay, wala na tayong magagawa. Ipagdasal niyo na mauuna ang nilalang na iyon na mamatay kesa sa babaeng ito. Wika ng albularyo sa kanya. Subalit, apat na araw na noon ang lumipas, hindi na rin kinaya ng sistema ng babaeng yon ang mga karamdaman nito. Sa pagkamatay nito, doon nila nakita ang pagsilabasan ng iilang mga insekto na unang beses pa lang din nilang masilayan. Labis din nilang ipinagtataka ang mabilis na pagkaagnas ng katawan nito. Dahil sa mga pangyayari, agad din naman nilang inilibing ang bangkay ng babaeng yon upang hindi na sila mahawaan ng iba pa nitong sakit na maaari nitong dinadala. Sa kasamaang palad, napag-alaman din nilang wala na yung mga natitirang mahal sa buhay kung kaya't sila na lamang ang umako sa paglilibing.
Napagpasyahan nilang ilibing yon sa paana ng isang bundok katabi ng kanilang tinitirhan, nang sa gayoy makalasap yon ng kapayapaan. Pero alam niyo ba, sa paglipas ng mga taong nanatili sila Awi sa lugar na yon, hinding-hindi pa rin nila maiwasang isipin kung ano na ang nangyari sa nilalang na nakaharap ng kanilang padre de pamilya. Magpahanggang sa ngayon na matanda na siya, hindi niya pa rin mawari kung saan ang galing ang nilalang na nagtatanga ng aral ng kulam na ginagamit ng mga aswang. Pero sa karanasan na yon ni Awi, isa lang talaga ang tumatak sa kanyang isipan, na hindi rin basta-basta ang kanyang ama kapag tangan-tangan nito ang kanyang karit. Okay, opinion ko sa kwento. Totoo naman talaga, no, na sobrang lakas ng tatay nito ni, mahala nito, ni Awi. Kasi nga kapag hawak niya yung karit, para siyang invincible din eh. Pero alam nyo, base dun sa paglalaban nila nung aswang na nakatapat ng tatay ni Awi, parang hindi siya mananalo dun kung hindi niya tinawag yung kaibigan niyang engkantong asong itim eh. Diba? So para sa akin, oo, malakas yung tatay ni Awi pagdating sa mga lihim na karunungan, tsaka ito nga kapag hawak-hawak yung karit. Pero para wala naman nabanggit sa kwento na napatay ng tatay ni Awi yung aswang, kasi nga hanggang sa dulo parang pinag-iisipan pa rin nila kung ano nangyari dun sa lalaki na yun, di ba, yung sumusunod sa kanila. Pero bakit kaya parang out of nowhere biglang nagkaroon ng interes yung aswang sa kanila o dun sa lugar ng kababaryo nila? Siguro feeling ko hindi lang nabanggit sa kwento, pero yun na yung panahon para mag-harvest yung mga aswang na to ng kakainin nila eh. Kasi nga binanggit sa kwento na kumakain ng karne ng bata, kumakain din ng karne ng matatanda. So medyo nakakatakot na klase ng nilalang to, no? Tapos yung nangyari pa dun sa asawa ng kaibigan nitong tatay niya, eh medyo malungkot nga rin talaga. Kasi parang pinapalabas ng mga albularyo na wala na kami magagawa dyan. Kapag oras na yan, oras na yan. Diyos na lang yung makakapagsabi. Which is nangyayari talaga sa reality. Kaya medyo masakit. Diba? Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.